Ano siya tinanong magsimula si Phoebe na ayusin ang kanyang mga gamit. Out ka na, te? Tanong sa kanya ni Jennifer, isa sa mga kasamahan niya dito sa pagtatrabaho sa factory. Napangiti na lamang siya. Oo, te. Maaga akong uuwi ngayon eh. Nagpaalam naman ako ni sir. Sagot niya dito. Ah, sige, ingat ka ha. Sambit nito sa kanya. Gusto mo ba ihatid kita, Phoebe? Biro naman sa kanya ni Johnard. Oo nga, delikado na sa daan, Phoebe. Maganda ka pa naman. Sambit pa ng isang lalaki na kasama nila tsaka nagtawanan ng mga ito. Baka mapano ka, papaalam na lang ako kay sir. Sambit pa ni Johnard. Napailing naman si Jennifer. Eh mas delikado pa nga siya kapag ikaw ang kasama, Johnard eh. Magtigil ka nga dyan. Trip mo na naman si Phoebe ha. Pagbanat naman ni Jennifer dito. Natawa ang mga kasamahan nila. Psh, at least trip ko siya. Eh baka naman nagsiselos ka kasi walang gustong maghatid sa'yo. Asar naman ni Johnard pabalik kay Jennifer. Wow, payag ka dun. Selos daw oh. Asar pa ng mga loko na kasamahan ng mga ito. Halata na ipinaglalaban talaga ang dalawa. Aba kung katulad mo rin naman ang maghahatid sa akin, aba wag na. Baka akalain pa nila nag-aalaga ako ng aso. Sambit naman ni Jennifer. Hanip pre, aso daw oh. Asar pa ng mga ito na ngayon ay nakatingin na kay Johnard. Sus, alam ko naman na ganyan-ganyan ka lang pero kinikilig ka talaga kapag kausap ako. Hindi ba binibini? Biglang nagbago ang ekspresyon sa mukha ni Johnard nang sabihin ang huling salita. Tila ba'y natigilan si Jennifer doon at hindi agad nakapagsalita. Oh, tingnan nyo! Kinikilig talaga yan sa akin! Sambit pa ni Johnard na nagmamalaki. Wala no? Sinong kikiligin sa'yo? Ang pangit mo! Natawa lamang ang mga kasamahan nila dahil halatang flustered at affected talaga si Jennifer sa pang-aasar ng lalaki sa kanya. Napailing naman si Phoebe habang nakatingin sa kaibigan. Ays, kailan ba kasi titigil ang pagiging in denial ng dalawang to? Eh halata naman na may gusto talaga sila sa isa't isa eh. Masyadong matataas ang pride. Sa isip-isip niya tsaka napapailing. Isinuot na lamang niya ang kanyang sombrero tsaka isinukbit ang bag sa balikat. O siya, maiwan ko na kayo. Hinay-hinay ah, baka langgamin kayo sa sobrang kaswitan niyo. Paalala na lamang niya sa mga ito tsaka tumalikod. Anong kaswitan? Eh nasusuka na nga ako dito eh, lalaking to. Pairap na sambit ni Jennifer. Natawa na lang tuloy si Phoebe sa mga ito tsaka pailing-iling na naglakad na palabas. Una na po ako, boss. Salamat po. Paalam niya kay Sir Rafael nang mapadaan siya sa opisina. Sige, ingat ka sa daan, Phoebe. Paalam niya dito. Suot pa rin ang kanilang uniforme sa factory ay naglakad na siya palabas ng building. Nasa edad 26 na si Phoebe at hanggang ngayon ay nakatira pa rin siya sa kanyang nanay-nanayan na nagpalaki sa kanya sa kabila ng masalimuot niyang nakaraan. Hindi man siya nakapagtapos ng pag-aaral ay hindi naman ito naging hadlang para matupad niya ang munti niyang pangarap. Ang mabigyan ng maayos na buhay ang kanyang nanay-nanayan. Kahit paano naman kasi ay nasa maayos itong kalagayan na siyang ipinagpapasalamat niya kahit papaano. Dumaan muna siya sa isang supermarket para bumili ng gatas at ilang gamit sa bahay. Thank you ma'am! Sambit ng cashier tsaka inabot ang resibo. Nakangiti naman niya itong tinanggap tsaka inalagay sa dalang bag. Paglabas pa lamang niya ng store ay napansin na niya ang isang lalaki na nakatayo dito. Saglit itong napatingin sa kanya at mabilis na umiwas ng tingin. Si kuya na naman? Sino kayong palagi niyang inaantay dito? Sa isip-isip niya, hindi kasi ito ang unang beses na nakita niya ito. Sa katunayan ay hindi na niya mabilang sa kanyang daliri. Sa tuwing umuwi siya galing trabaho ay nakakasabay niya ito sa pagbili dito sa supermarket o di kaya naman ay sa paglalakad sa kalsada. Napalingon pa siya dito at doon na napakunot ang kanyang noo nang makita itong naglalakad sa kanyang likuran. May ilang metro naman ang layo nila sa isa't isa, ngunit sapat na rin iyon para makaramdam siya ng kakaiba. Fudge, sinusundan niya ba talaga ako? Sa isip-isip niya. Shucks! This isn't the first time pero bakit parang ang bilis ng paglalakad niya ngayon? Nilalamon na nga siya ng takot nang mas bumilis ang paglalakad nito. No, please, someone save me.
sa isip-isip niya, tsaka binilisan din ang pagtakbo. Ilang minuto pa man ang paglalakad niya bago makarating sa kanilang bahay. Hindi niya tuloy maiwasang kabahan at mataranta. Napasigaw na lamang siya nang makita na ito sa mismong likuran niya. Agad siyang napatakbo ng sobrang bilis. Agad siyang nakatapak sa tapat ng isang bahay at agad na kumatok doon. Hindi naman nakalayuan ang bahay niya mula dito, ngunit natatakot siya na dumiretso sa sariling bahay dahil malalaman ito kung saan siya nakatira. Hello? Tao po! Tao po! Malakas nakatok niya sa pinto habang panay pa rin ang tingin sa kanyang likuran. Nakita niya ang lalaki na nagdadalawang isip na lumapit sa kanya. Shucks! Please open the door! Please! Pagmamakaawa niya. Sa oras na walang lumabas sa bahay na ito ay paniguradong hindi na siya makakawala pa dito. Lalo pa at nagmamasid ng husto ang lalaki sa kanya. At sa oras naman na may lumapit at bumukas ang pinto na ito ay maaari na siyang makahinga ng maluwag. Fudge! Please open the damn door! Inis na sabi niya sa sarili. What is it? Hindi na natapos pa ang sasabihin ng isang lalaki na nagbukas ng pinto nang maitulak ito ni Phoebe papasok. Hindi na niya alam ang gagawin. Tanging ang lalaking stalker lamang ang nasa isip ni Phoebe kaya naman hindi na niya alintana kung sino ang may-ari ng bahay na ito. Ang importante ay makapagtago siya ngayon mula dito. Nagulat naman ang lalaki nang bigla siyang maisandal ni Phoebe sa likod ng pinto kasabay ng pagsara nito. Shh! Don't speak! Utos ni Phoebe sa kanya. Seryoso lamang ang mukha ng dalaga kaya agad na napasunod ang lalaki. Shucks! Don't tell me papasok pa siya dito! Sa isip-isip ni Phoebe habang sinisilip ang lalaking stalker sa pamamagitan ng peephole sa pinto. Nasa harapan niya ang lalaki na ngayon ay gulat sa nangyayari at naguguluhan. Pinagmamasdan pa ni Phoebe ang lalaki sa labas habang sa tuluyan na itong umalis. Salamat naman! Sa isip-isip niya tsaka napabuntong hininga. Napayuko siya matapos noon hanggang sa mapansin niya ang pambaba ng lalaki. Nakasuot lamang ito ng tuwalya na ikinalaki ng mata niya. Sorry! Wala akong nakita! Malakas na sigaw niya at agad na naitulak ang sarili palayo dito. Napatalikod siya tsaka tinakpan ang mga mata. Mapapansin naman ang bahagyang pagkairita sa mukha ng lalaki dahil sa bigla ang pagtulak niya dito. Why are you barging inside my house just like that? I don't even know you. Mahinang sambit nito sa kanya. Tila ba'y namula ang buong katawan niya sa sobrang hiya. Hindi niya maintindihan ang sarili kung bakit ganoon na lamang ang epekto ng lalaki sa kanya nang makita ang hubad nitong pangitaas. Sorry, I didn't mean to. May nakasunod kasi sa akin kanina kaya hindi ko na alam ang gagawin ko. Natatakot ako na baka anong gawin niya sa akin kapag naabutan ako. Sagot niya dito. Napalingon naman ang lalaki sa labas ng bintana habang tinitignan ang lalaki na papalayo. Stalker? Tanong ito sa kanya. Napaharap si Phoebe dito at sakto naman na napaharap ang lalaki sa kanya. Tumambad sa kanya ang magandang kurba ng katawan nito kaya kaagad siyang napaiwas ng tingin. Parang ganun na nga. Sagot niya dito. Naigulo na lamang ng lalaki ang buhok niya na animoy may malaking problema. Why don't you report him to the police? Tanong nito sa kanya. Wala naman akong alam na ako talagang sinusundan niya. Not until tumakbo talaga siya palapit sa akin. Wala naman ding pulis sa malapit eh. Sambit niya dito. Naglakad naman ang lalaki sa mesa. Tsaka kinuha ang wine glass at uminom dito. Wait, teka nga. Nakakaintindi ka ba ng Tagalog? Or are you a foreigner? Tanong niya dito. Do I look like one? Tanong ng lalaki. Sandaling natigilan si Phoebe. Para bang bumagal ang ikot ng mundo habang pinagmamasdan niya ang maliliit na detalye sa mukha ng lalaki. Matangkad, may slim yet hot body ito. May six packs at talaga namang nakakapanlaway kung mapapatingin ka sa ibaba sa tuwalya na nakabalot sa pangibaba nito. Agad na lamang siyang napaiwas ng tingin doon, tsaka napatingin ulit sa mukha ng lalaki. He looks innocent yet there's inside him that seems so dangerous. I mean, you don't look like a pure Filipino and you speak in English. Sambit niya dito.
Napatawa ang lalaki. My English is not that good. Yours is better. Sambit ng lalaki sa kanya. Bahagyang natuwa sa Phoebe dahil dito. Karamihan din kasi ay natutuwa sa English niya dahil kahit hindi siya nakapagtapos, ay magaling naman siya sa pagsasalita gamit ang Ingles na wika. I'm half Japanese, half Filipino. Sambit ng lalaki tsaka nagbigay sa kanya ng upuan. Ah, it's okay. Uuwi na rin naman ako. Sambit niya dito. Don't. Hindi natin alam. Baka nagmamatsyag lang siya dyan, sa paligid. Sambit ito sa kanya tsaka naglakad papasok. I just finished my shower. I'll be right back. Sambit ng lalaki sa kanya. Napalunok naman si Phoebe. Naupo na lamang siya sa sofa habang hinihintay ang lalaki. Mula sa kanyang pwesto ay naririnig niya ang tunog ng pag-agos ng shower dito. Napalunok tuloy siya lalo. Shucks! Nandyan lang siya. He's taking a bath. Sa isip-isip niya. Ugh! Nahahawa na talaga ako kay Jennifer sa sobrang green-minded. Layas! Inis na sambit niya sa sarili tsaka bahagyang sinampal ang kanyang magkabilang pisngi. Napabuntong hininga na lamang siya habang pilit na pinapakalma ang sarili. Ilang saglit lamang ay lumabas na rin ang lalaki at nakasuot ito ng simpleng shirt at pants. Sorry for making you wait. Do you want some coffee? Tanong nito sa kanya. Ah, it's okay. Pauwi na rin ako eh. Sambit ito sa kanya. Okay, sure. Ihahatid na kita. Ha? No need na. Malapit naman na ako dito eh. Diyan lang ako sa katapat na apartment. Sagot niya dito. Oh, sure. But before you go, eat with me. May niluto ako kung gusto mo. Ayaw pa nito sa kanya. Sakto naman na tumunog ang tiyan ni Phoebe. Kaya nahihiya siyang napaiwas ng tingin kasabay ng pagtakit niya sa tiyan niya. Natawa ng bahagya ang lalaki. It's okay. Let me get the food so we can eat together. Di pa rin kasi ako nagdi-dinner. Thank you. Sambit na lamang ni Phoebe habang hindi pa rin makatingin ang diretsyo sa lalaki. Ilang saglit lamang ay bumalik na rin ang lalaki. Bahagya pang nagulat si Phoebe dahil may Japanese rice pan na nakahain at chopsticks. You can use spoon and fork if you're not comfortable with chopsticks. Nakangiting sambit ng lalaki sa kanya. By the way, I'm Kenshin Tan. How about you? Pakilala ng lalaki sa kanya. Napatingin naman siya sa lalaki. You can call me Phoebe. Pakilala niya sa sarili. Phoebe? What a nice name. Sambit ito sa kanya, tsaka napangiti sa kanya. Bahagya namang natigilan si Phoebe. Shucks, ang cute niyang ngumiti. Sa isip-isip niya. Ngayon lang siya humanga ng husto sa isang lalaki. Idagdag pa ang basa nitong buhok na dumagdag sa pagiging attractive nito. Hanggang sa hindi na niya namalayan na nakatulala na pala siya dito. Hey, why are you looking at me like that? Medyo natawa pa ang lalaki nang itanong iyon sa kanya. Agad tuloy na paiwas ng tingin si Phoebe. Sorry. Agad na paumanhin niya dito at ipinagpatuloy na lamang ang pagkain. Natawa naman si Kenshin dahil dito. May I know bakit kanya sinusundan? Tanong ni Kenshin sa kanya habang kumakain sila. Actually, I don't know. I noticed him since last day. Akala ko ay may hinihintay lang siya at nagkakasabay lang talaga kami. Pero kanina, super aggressive niya sumunod sa akin. Sa tuwing bumibilis ang lakad ko ay bumibilis din ang kanya. Natakot ako dahil doon. Sambit niya sa lalaki. Napahinto sa pagkain ang lalaki. I see. So you mean? Napangalung baba si Kenshin sa harap niya, tsaka bahagyang napangisi. I mean what? Nagagandahan siya sa'yo, kaya kanya sinusundan? Tanong ni Kenshin sa kanya. Huh? I'm not saying that. I don't know why. It's no doubt. Maganda ka, Phoebe. Kung wala pang makakapagsabi nun sa'yo, sasabihin ko na sa'yo na malakas ang karisma mo. Walang duda kung bakit napagtripan ka ng lalaking yun. Sambit ng lalaki tsaka biglang naging seryoso ang itsura. I will make sure na magiging safe ka mamaya pag uwi mo. Ihahatid kita sa harap ng apartment niyo. Sagot ito sa kanya. Salamat. Sambit na lamang niya dito. Matapos nilang kumain ay dumiretso na sila papunta sa bahay ni Phoebe. Thank you, Kenshin. I think safe naman na ako dito. Salamat ulit ha.
Napalingon muna sa paligid ang lalaki na animoy may tinitingnan bago ito humarap sa kanya. No problem. Malapit lang pala ang apartment niya sa bahay ko. Maybe next time, I can just fetch you sa work para safe ka rin makauwi. Malapit lang naman pala tayo eh. Suhestyon ito sa kanya. Nako, wag na. Nakakahiya. Sambit niya sa lalaki tsaka agad na napailing. Don't worry about it. Nakangiting sambit nito tsaka bahagyang inilahad ang kamay sa kanyang harapan. Sige na, pumasok ka na. Masyado ng gabi at malamig na rin. Sambit ito sa kanya. Napatango na lamang siya tsaka pumasok na sa loob. Hinintay muna siya ni Kenshin na makapasok sa loob ng apartment hanggang sa makaakyat siya sa kanyang unit at tsaka lamang niya nakita ang lalaki na naglakad na rin palabas pabalik sa bahay nito. Napangiti siya nang wala sa oras. Ay nako, gwapo naman ni Kuya. Sayang mukha siyang mayaman, kaya di kami bagay. Sa isip-isip niya na lamang tsaka napatingin sa kisame. Nakaspread ang dalawang kamay niya sa magkabilang bahagi ng kama habang nakatulala lamang siya sa kisame. Bahala na nga. Sa isip-isip niya, tsaka hindi na namalayan pa ang sarili na nakatulog na pala. Nagising na lamang siya dahil sa malakas na tunog ng kanyang alarm clock. Inaantok pa ako eh. Sa isip-isip niya, tsaka napahigab. Naglakad na siya papunta sa kanyang bintana para buksan ang kurtina nito. Agad siyang napatanaw sa ibaba at nakita ang mga tao na dumadaan doon maging ang lalaki na abala sa pagtakbo. Grabe, ang aga-aga, nagagawa nilang mag-jogging? Napahikab na komento niya tsaka napakamot sa ulo. Ibinalik na lamang niya ang tingin sa kanyang harapan nang mapansin niya ang isang lalaki na nakatingin sa kanya mula sa di kalayuan. Ganoon na lamang ang unti-unting panlalaki ng kanyang mga mata nang makita niya si Kenshin na nakangiti sa kanya. Good morning, Phoebe! Nakangiting bati nito sa kanya kahit hindi niya rinig ang boses nito. Naka-shorts ito ng puti at bathrobe na medyo bukas ang unahan. May dala itong kape sa isang kamay habang nakasandal sa veranda nito. Napakaway pa ito sa kanya na labis niyang ikinahiya. Naka-shorts at wala akong bra! Malakas na tiliin niya sa sarili. Nakasando lang kasi siya at wala siyang anumang suot sa loob noon habang maikling cyclings lamang ang pangibaba niya. What the freak? Nakita niya talaga ako sa sitwasyon kong to? Sa isip-isip niya, tsaka napaharap sa salamin. Nais na lamang niyang kainin siya ng lupa sa sobrang hiya. Paano ba naman kasi ay gulo-gulo ang buhok niya at may tulo pa siya ng laway sa labi. Shucks, nakakahiya talaga! Sa isip-isip niya, habang pilit na itinatago ang sarili. Nakakainis! Sana hindi niya ako namukhaan. Pero kumaway siya sa direksyon ko eh. Hindi naman siguro sa kapitbahay yun, di ba? Nakatingin talaga siya sa akin eh. Sa isip-isip ni Phoebe tsaka napasabunot sa sariling buhok. Shucks, pahamak! Bakit pa kasi binuksan ko yung kurtina? Nakakainis! Sigaw na lamang niya sa sarili at agad na napatakbo sa banyo. Pinilit niyang iwaglit sa isipan ang bagay na iyon. May pasok pa kasi siya ngayong umaga dahil ngayon din ang araw ng sahod nila. Yes! Kakain talaga ako mamaya pagkakuha ko ng sahod! Tuwang-tuwa na sambit niya sa sarili. Nang makababa na siya sa kusina, ay dala na niya ang mga gamit niya. Tapos na rin siya magluto ng breakfast kaya kumain na lang siya ng mabilisan. Okay, good, tapos na! Sa isip-isip nang makita ang sariling itsura sa salamin, nakangiti siyang lumabas ng apartment at masayang naglakad papunta sa terminal. Para siyang bata na excited pumasok hanggang sa marinig niya ang isang pamilyar na boses. Phoebe! Malakas na tawag sa kanya ni Kenshin. Para siyang naestatwa sa kanyang kinatatayuan nang maalala ang lalaki. Shucks! He's coming! Sa isip-isip niya hanggang sa maramdaman ang lalaki sa kanyang likuran. Ramdam niya ang dibdib nito na nakadikit sa kanya habang bahagyang nakasilip ang lalaki sa bandang leeg niya. Ohayo! Nakangiting bati ng lalaki sa kanya. Napatingin naman siya dito dahilan para matawa ang lalaki at umayos ng tayo sa kanyang harapan. I said, good morning. Nakangiting pagbati ulit ito. Ohayo! Pag-ulit niya din sa sinabi nito sa kanya,
Napatawa ang lalaki na hindi niya inaasahan. You're so cute. Komento nito sa kanya tsaka bahagyang ginulo ang kanyang buhok ni hindi niya magawang makapagsalita dahil sa bigla ang ikinilos ng lalaki. Come on, ihatid na kita sa work mo. Ha? Pero... Tara na, mukhang dadaan din ako sa workplace niyo eh. Sambit na lamang nito tsaka siya inaya papunta sa kotse nito. Sa huli ay namalaya na lamang niya ang sarili na nakaupo sa passenger seat. San ka pala pupunta ngayon? Tanong niya sa lalaki. Nababalot na kasi sila ng katahimikan at medyo na-awkward siya dahil doon. I will meet someone. A friend. I see. Katahimikan ulit. Is it a he or a she? Tanong ulit niya. He's a friend. Don't worry. Nakangising sagot ng lalaki sa kanya na animoy may ibang pinapahiwatig. I'm not worried or anything. I'm just curious kung bakit may kaibigan kang Pilipino o Hapon din. Tanong niya dito habang nakayoko. Yeah, even if I grew up in Japan, I have lots of Filipino friends. Besides, I have some Filipino cousins kaya dahil sa kanila ay naging fluent din ako sa Tagalog. Sagot nito sa kanya, namangha naman si Phoebe. Kaya pala. Medyo nagtataka rin ako at nagdududa kung Japanese ka ba talaga dahil ang galing mo mag-Tagalog. Mangha na sambit niya dito. Kakuirisyo. Tanong ni Kenshin dahilan para mawala ang ngiti sa labi ng dalaga. As if naman na maiintindihan kita kapag nag-Japanese ka. Sambit ng dalaga sa kanya na ikinatawa naman ni Kenshin. I'm just kidding. Sorry. Natatawang sambit ito. Napaiwas naman ng tingin si Phoebe nang makita ulit ang dumatawa na si Kenshin. Ilang saglit lamang ay nakarating na sila sa workplace ni Phoebe. Dito ko pala nagtatrabaho. Then I'll fetch you later. Anong oras ba ang out mo? Tanong ni Kenshin sa kanya nang makababa siya sa kotse. Ha? Naku, wag na. Kaya ko naman na pauwi at may dala na akong pamprotekta sa sarili ko mamayang gabi if ever. Sagot niya dito. Kahit na. Mas safe kapag kasama mo ko. I'll wait here later, okay? Una na ako, Phoebe. Take care. Paalam nito sa kanya. Bye! Paalam na lamang niya sa lalaki kasabay ng pagharurot ng kotse nito paalis. Uy! Agad siyang napaharap sa babaeng sumiko sa kanya nang marinig iyon. Sino yon, ha? Ikaw ah? Pangtutokso nito sa kanya. Ha? Huh? Takang tanong niya nang makita si Sandy na nang-aasar na nakatingin sa kanya. Boyfriend mo? Nakangising tanong nito sa kanya. Napairap naman siya dito. How I wish. Mahinang sagot niya dito. Ha? Anong sabi mo? Paglilinaw nito sa kanya. Wala. Kapitbahay ko lang siya. Isinabay niya lang ako. Huwag mo nang ang gawa ng mali siya. Sambit na lamang niya. Excited naman na lumipat sa harapan niya ang babae. True? No lies? Paninigurado nito dahilan para mapabuntong hininga siya. For real, no lies. Sambit niya na panguso tuloy ulit ito sa kanya. Sayang naman. Bagay pa naman kayo. Pero mukhang foreigner eh. Japanese ba yun? Tanong nito ulit sa kanya. Half Japanese, half Pinoy. Ay, sayang! Jackpot na sana yun, te! Bakit hindi mo subukan? Nako, tigilan mo ako, Sandy, ah. Alam ko na nakakaahon ka na sa hirap dahil sa mga foreigner na nadidate mo. Pero huwag mo ako igaya sa'yo. I don't date for money, okay? Pagpapaliwanag niya dito tsaka nauna nang naglakad sa kasama. Napanguso na lang tuloy si Sandy sa kanya. Grabe, straightforward talaga as always. Sa isip-isip na lamang ni Sandy tsaka nagpatuloy sa paglalakad kasunod ni Phoebe. Sa kabilang banda naman ay nagpatuloy si Kenshin papunta sa Starbucks kung saan niya kikitain si Yukihiro, ang pinsan niya na dito na rin sa Pilipinas lumaki at nakatira. Hey brother! Kanina ka pa? Tanong nito sa kanya nang malate ito makarating. Not really. Kakarating ko lang din. Kamusta? Bati niya dito. Ito, pinapabalik ako sa Japan ni Lola pero ayoko muna. What do you expect me to? After 2 decades of living here in the Philippines, ay bigla na lang nila akong papabalikin dun? Sambit ito tsaka banas na napaupo. Why? Pinapatawag ka ni Lola? Takang tanong ni Kenshin dito. Yeah, maybe dahil din ito sa biglang pagkawala mo. Your father is also looking for you. Alam mo naman na ikaw ang heir ng family natin.
Kaya naman nagkakagulo na sila ngayon dahil bigla ka nalang nawala. Kwento nito sa kanya. I understand. But I don't want them to know na nandito ako sa Pilipinas. But let's keep this a secret. I need to look for my mom. Sambit niya sa pinsan. Napabuntong hininga naman si Yuki sa kanya. I understand. Kaya nga, kahit alam kong nandito ka sa Pilipinas, ay wala akong pinagsabihan. At tungkol naman sa mama mo, wala pa akong balita pero ang huling lead na meron ako ay nasa Batangas siya ngayon nakatira. Aside doon, ay wala na akong alam pa. Sambit ito sa kanya. Katulad niya ay half Filipino, half Japanese si Yuki. Nagkataon lang na itinakwil na ang pamilya ni Yuki ng kanilang angkan dahil mas pinili ng ama nito ang asawa nitong Pilipina. Ang ending ay napilitan ang pamilya nila na magtungo dito sa Pilipinas at mamuhay ng tahimik. Habang si Kenshi naman ay anak sa labas ng kanyang ama. Panganay kasi ang kanyang ama sa magkakapatid, kaya naman ito ang susunod na pinuno sa lahat ng kanilang business at organization sa Japan. Napabuntong hininga naman si Kenshin sa narinig. Kailangan ko na siyang mahanap, Yuki, sa lalong madaling panahon. Hindi ko alam kung kailan ako mahahanap ng mga tauhan ni Dad. At bago mangyari yon, nais kong masilayan muna si Mama. Sambit niya sa pinsan. Maging si Yuki ay napabuntong hininga. Hindi ko tuloy alam ang gagawin ko para makatulong si Kenshin. Kung hindi lang sana nabuntis ng papa mo ang mama mo noon, ay hindi sana ganito kahirap ang buhay mo ngayon. Mahinang sambit ni Yuki sa isip. Isang OFW ang nanay ni Kenshin noon sa Japan nang makamit ito ng kanyang ama na isa ng heir ng kanilang pamilya. Nagkagustuhan ang mama at papa niya noon hanggang sa isang gabi ang pinagsaluhan nila. Doon na nabuo si Kenshin. Ang akala nila ay magiging maayos lamang ang lahat, ngunit dahil sa heir ang kanyang ama ay ipinakasal din ito sa ibang babae na nagmula din sa mayamang pamilya. Wala namang nagawa ang mama niya kundi ang manahimik. Masyadong maimpluwensya ang pamilya nila sa Japan at sa oras na manlaban ito ay maaaring hindi na siya makalabas ng bansa. Mas pinili na lamang niyang manahimik at bumalik sa Pilipinas. Habang si Kenshin na bata pa noong mga oras na iyon ay naiwan sa poder ng kanyang ama bilang next in line heir ng kanilang pamilya dahil siya ang unang anak ng kanyang ama. Maya-maya ay isang folder ang inilabas ni Yuki. What is this? Takang tanong ni Kenshin sa pinsan. That's the picture of your mother. Sambit ito sa kanya. Buong araw tulala si Phoebe. Hindi niya maiwasang isipin kung susunduin ba talaga siya ng lalaki. Out na ako, Jennifer. Paalam niya dito. Ay, te! Ayaw mo pa ng sahod? Release ng sahod ngayon, diba? Maya-maya pa daw dadating si Sir eh, pero parating na yun. Sambit ito sa kanya. Napasapo na lang tuloy ng noo si Phoebe. Ah, oo nga pala. Kaya nga pala ako excited pumasok kanina. Sa isip-isip niya, natawa naman si Johnard na nakatingin sa kanya ngayon. Uy, mukhang excited umuwi ngayon si Phoebe ah. Baka hindi niya na kailangan ng sahod. Baka naman. Pagpaparinig ng mga ito. Magsitigil nga kayo. Hindi sa ayaw ko ng sahod. Pagod lang siguro ako kaya medyo lutang. Sagot niya dito habang nakahawak sa kanyang ulo. Nag-aalala naman na napatingin sa kanya ang mga ito. Ayos ka lang ba, Phoebe? Dapat hindi ka na pumasok kung hindi maayos ang pakiramdam mo. Sambit ni Johnard sa kanya. Oo nga, hindi naman makakasakit sa bulsa kung magpapahinga ka ng isang araw eh. Dami naman namin dito oh. Sambit pa ng isa. Napangiti na lamang siya dito. Salamat pero ayos naman na ako. Tsaka sayang naman kung mag-aabsent ako. Sagot niya dito. Gusto mo ba ihatid ka na namin, Phoebe? Tanong naman sa kanya ni George. Hindi, ayos lang talaga. Kukunin ko lang ang sahod ko at pwede na rin tayo umuwi. Nakangiting sambit niya sa mga ito. Ganito man ang mga kasamahan niyang lalaki sa trabaho ay hindi may pagkakaila na gentleman at mababait talaga ang mga ito. Kahit na medyo maloko ang mga ito, lalo na si Johnard, ay talaga namang maaasahan ang mga ito, lalo na pagdating sa kaligtasan ng mga kaibigan nitong babae. Ilang saglit nga lang ay dumating na ang boss nila, kaya sumahod na rin sila agad. Sabay-sabay na silang umuwi matapos noon. Phoebe! Malakas na sigaw na tawag ng kung sino mula sa parking lot.
Agad silang napatingin doon. Oh, mukhang may nagtatawag sa pangalan mo, Phoebe. Sambit ni Johnard. Sino yun, be? Tanong naman ni Jennifer na ngayon ay nakakawit ang kamay sa kanyang braso. Ha? Nagtataka siyang napatingin kay Kenshin. Kenshin? Takang tawag niya sa pangalan nito. Uuwi ka na. Sakto. Let's go home together. Ayon ito sa kanya. Doon lamang nito napansin na may kasama pala si Phoebe ng mga kaibigan. Hey man! How are you? Nakangiting bati agad ni Johnard dito. Hey, I'm good. Ayos naman. Nice. Are you friends with Phoebe? Tanong nito kay Kenshin para itong kuya na kinikilatis ang manliligaw ng kapatid. Napatingin si Kenshin kay Phoebe. Yes. We are neighbors actually. Sagot niya dito. Ah, okay. Napatango-tango naman si Johnard. But why would you... Wait, nakakapag-Tagalog ka naman, di ba? Oo. Napapailing naman si Johnard. Marunong pala eh. Nagtudugo ng ilong ko sa nosebleed. Bakit mo sinundo si Phoebe dito? Kapit-bahay ka lang niya, di ba? Tanong pa nito na animo'y isang pulis na may iniimbestigahan. I want to keep her safe. It's really dangerous to walk around our street this midnight. Baka maulit ang nangyari kagabi na may stalker sa kanya, kaya sinundo ko na siya. Sagot naman ito sa kanya. Tila ba'y namilog ang mga mata ng kasamahan niya nang marinig ito. Ano? May stalker ka, Phoebe? Hindi makapaniwalang tanong ni Jennifer. Sinong lalaking yun? May ginawa ba sa'yong masama? Loko yun na! Maangas na sambit naman ni Johnard. Abangan namin yun, Phoebe. Ano ba itsura nun? Sambit naman ni Clyde sa kanya. Awkward siyang natawa. Easy, chill. Wala naman na yun eh. Tsaka feeling ko hindi na rin ako lalapitan ng lalaking yun. Hayaan na lang natin. Sambit niya rito. Kung titignan ng mga ito ay para na rin niyang kuya ang mga ito na protective sa kanya. Kahit naman na ganito sila ay mahal talaga nila ang isa't isa. Hindi lang sila magkakatrabaho bagkos ay magkakaibigan din sila sa workplace nila. Makalipas ang ilang saglit ay namalaya na lamang ni Phoebe ang sarili na nakaupo sa passenger seat habang ang mga kaibigan ay nasa likod at nagsisiksikan doon. Ang ganda pala dito sa sasakyan mo, ano? Anong brand dito? Manghang-mangha na tanong ni Clyde kay Kenshin. Tanga, may nakasulat na nga oh, Toyota. Awkward na lamang na natawa si Kenshin sa mga ito habang si Phoebe ay napapailing na lamang sa sobrang kahihiyan. Sobrang ingay ng mga ito at panay ang asaran at kulitan sa likuran. Palibhasa ay ngayon lang sila nakasakay sa kotse pa uwi, kaya naman hindi nila maiwasang ma-excite at magkulitan. Hindi naman sila masisisi ni Phoebe lalo pa at ganyan din siya noon. Hindi lang halata. O siya, sige, dito na kami ah. Ihatod mo sa Phoebe na maayos sa kanila. Binabalaan kita. Kapag di nakauwi... Umuwi na nga tayo, ang dami mong satsat dyan eh. Putol ni Jennifer kay Johnard. Teka, di pa ako tapos magsalita eh. Sige na, Johnard. Ayos naman na ako. Nahihiyang sambit ni Phoebe sa mga ito. Please lang, umalis na kayo. Nakakahiya na ang ingay-ingay natin sa kalsada. Daig pa natin ang mga lasing dito eh. Sa isip-isip ni Phoebe habang makahulugan na nakatingin kay Jennifer, napansin at naintindihan naman iyon ng kaibigan, kaya hinila na nito si Johnard. Tara na masabi eh! Sambit nito sa lalaki tsaka hinila palayo. Teka lang! Aray! Oo na baby, uuwi na tayo! Atat ka na naman na makasama ako no! Sambit ni Johnard habang inaasar si Jennifer. Nakatanggap tuloy ito ng malakas na batok mula sa babae. Pwisit ka! Manahimik ka nga! Dami mong satsat! Sambit ni Jennifer dito habang patuloy na hinila ang kasama. Awkward naman na natawa si Phoebe. Pasensya ka na sa kanila ha. Sabi ko naman kasi sa'yo na di mo na ako kailangan sunduin eh. Napasama ka patuloy sa makukulit na yon. Nahihiyang sambit niya sa lalaki. Natawa naman si Kenshin habang nananatiling nakatingin sa mga ito na papalayo. They're great friends. Ha? Your friends. They're true friends. I could see that. Grabe ang tingin sa akin ng dalawang lalaki kanina. Akala ko ay kakatayin nila ako ng buhay. Wala talagang lalaki ang mabilis makakalapit sa'yo kapag kasama mo sila. Naiiling na sambit ni Kenshin sa kanya. Oo. Salamat. Pero wala naman akong ganong relasyon katulad ng...
Alam mo na. Natawa si Kenshin tsaka ginulo ng bahagya ang buhok niya. I know. They're just your friends. Besides, you're single. Tila ba'y may ibig sabihin ang sinabing iyon ng lalaki habang nakangisi. Hindi tuloy niya maiwasang kiligin dahil dito. Nagpatuloy na sila sa pagbiyahe hanggang sa makarating sila sa harap ng apartment ni Phoebe. Salamat pala ulit sa pagsundo sa akin, ha? Promise, babawi ako sa iyo sa susunod. Nakangiting humarap sa kanya ang lalaki. Wala yun. Good night, Phoebe. Sambit nito sa kanya tsaka lumapit sa kanya. Akala niya ay may kung ano lang itong iaabot sa kanya. Ngunit nagulat siya nang hilain nito palapit ang ulo niya dito. Naramdaman na lamang niya ang paglapat ng labi nito sa kanyang noo, kasabay ang marahan na paghaplos nito sa buhok nito. Don't forget to dream about me. Mahinang sambit ito sa kanya, sabay bahagyang natawa. Hindi na niya nagawa pang makasagot dahil bumalik na agad ito sa kanyang kotse at pumunta na sa bahay nito. Makalipas ang ilan pang mga araw ay tila ba'y mas lalo silang naging malapit sa isa't isa. Kadalasan ay sinusundo siya ni Kenshin lalo na sa tuwing napapadaan ito sa kanilang factory. Minsan naman ay nauuna nang umuwi si Phoebe kaya wala na rin siyang naaabutan doon. Hindi may pagkakaila na may nararamdaman na si Phoebe sa lalaki. Ngunit hindi siya sigurado kung ganoon rin ba ang lalaki sa kanya. Phoebe! Malakas na tawag sa kanya ni Kenshin. Nasa tapat ito ng gate ng apartment building nila. Nakasuot ito ng polo at trousers. Idagdag pa ang sunglasses nito na talaga namang bumagay sa postura nito ngayon. Napalunok na lamang si Phoebe sa sobrang pag-attracted sa lalaki. Shucks! Ang gwapo talaga! Sa isip-isip niya tsaka lumapit dito. Kenshin! Pasensya ka na ha, medyo natagalan ni. Paumanhin niya dito habang isinusuot pa sa kanyang mga paa ang sandals. Napangiti naman si Kenshin nang makita siya. Nakasuot siya ngayon ng floral blue rose dress na hanggang sa kanyang tuhod. Medyo hapit ito sa kanyang bewang kaya naman kitang-kita ang kurba ng katawan ng dalaga. Wait, let me help you. Suhestyon ng lalaki at agad na yumuko sa kanyang harapan. Wait! Huli na ang lahat dahil nahawakan na nito ang kanyang paa. Ito na mismo ang nag-ayos ng pagkakasuot ng sandals niya. There you go. You look so stunning, Phoebe. Nakangiting sambit ng lalaki habang nakatingala sa kanya. Napalunok naman ng laway si Phoebe at agad na napaiwas ng tingin. Thank you. Hindi siguradong sagot niya habang nakatingin sa ibang direksyon. Nagulat na lamang siya nang maramdaman ang kamay nito sa kanyang bewang kasabay ng mahinang bulong ng binata sa kanya. I mean it, Phoebe. Sambit nito sa kanya tsaka naglakad na papunta sa driver's seat. Natigilan naman siya dahil sa parabang nagdala ito ng kakaibang sensasyon sa dalaga. Tumigil ka nga. Kalma, okay? Kalma. Baka hindi na ako abutan nito sa pupuntahan namin ngayon sa sobrang kakiligan ko. Nakakainis naman eh. Bakit kasi ang lakas magpakilig? Sa isip-isip niya, tsaka naupo na sa passenger seat ng kotse nito. Nakapagdesisyon na siya. It's time for her to admit it. She likes him. No, more like she loves him. Hindi na niya kakayanin pa na itago ang bagay na iyon. Inaya siya ngayon ni Kenshin sa isang dinner kaya naman kukunin na niya itong pagkakataon para umamin sa lalaki. Do you have anything else you want to order? Tanong sa kanya ng lalaki. I think I'm good, Kenshin. Nakangiting sagot niya dito. I see. That's all, miss. Sambit na lamang nito tsaka humarap sa waitress. Nang makaalis ang waitress ay mas dumoble ang kaba sa puso ng dalaga. Kenshin? Tawag niya dito. Ngayon pa lamang ay nais na niyang sabihin ang bagay na tinatago niya kay Kenshin. Hindi na niya makakaya pa kung mamaya pa. May sasabihin sana ako sa'yo. Saglit na napatingin si Kenshin sa kanya. Di ba pwedeng mamaya na natin pag-usapan? Let's eat first. Parang seryoso kasi ang sasabihin mo eh. Kinakabahan ako. Sambit ni Kenshin sa kanya. Sige. Ilang saglit lamang ay dumating na rin ng waitress dala ang mga in-order nila. Hindi niya maiwasang kabahan dahil tahimik lamang si Kenshin sa kanyang inuupuan.
Sa kabilang banda ay kaparehas na kabarin ang nararamdaman ni Kenshin. Shucks! This can't be happening. I should be the one to confess to her. Why do I feel like she's about to confess to me just earlier? Sa isip-isip ni Kenshin, inihanda niya talaga ang dinner date na ito para sa kanyang confession. Hindi niya tuloy maiwasang ma-pressure at ma-stress dahil dito. Kenshin? Yes? Ramdam ang bahagyang gulat sa boses nito. I want to tell you something. Phoebe, I'm sorry to cut you off. But before anything else, can I ask you a permission? Tanong niya dito. Diretso ang tingin sa mga mata nito. Ha? Takang tanong nito sa kanya. Dahan-dahang tumayo si Kenshin tsaka napaluhod sa harapan ng dalaga. I felt so nervous dahil pakiramdam ko ay uunahan mo ko. That's why I cut you off. Will you be my girlfriend, Phoebe? Tanong niya sa dalaga. Ramdam nila ang kilig ng mga taong nakasaksi dito habang ang dalaga naman ay hindi alam kung ano ang magiging sagot maliban sa pagtango nito. Yes! Yes! Mabilis na sagot ni Phoebe. Really? Hindi makapaniwalang tanong ni Kenshin dito. Yes, I was about to confess to you too, Kenshin. Pero naunahan mo na ako. I love you too. Napayakap na lamang sila sa isa't isa. Hindi sila makapaniwala sa nangyayari. Sobrang bilis na malaya na lamang nila ang sarili sa pagitan ng palakpakan ng mga tao at masayang magkayakap at naghahalikan. I love you so much, Phoebe. Sambit ni Kenshin sa kanya. Lumipas ang ilan pang araw ay tila ba'y hindi pa rin makapaniwala si Phoebe sa kanilang relasyon ni Kenshin. Napatingin na lang tuloy siya sa nobyo na ngayon ay seryosong nagluluto sa kusina ng apartment niya. Why are you looking at me like that? Nakangiting tanong sa kanya ng lalaki. Nasa kusina ito ngayon habang siya ay nasa harap ng mesa at nakapangalung baba na nakatingin lang dito. I'm just wondering, bakit ang gwapo mo? Hindi naman ako attracted sa mga Japanese noon eh, pero pagdating sa'yo, grabe ang lakas ng tama ko sa'yo. Natatawang sambit ni Phoebe sa lalaki. Hindi may pagkakaila na kinilig ang lalaki dahil dito. Dahil agad itong napatalikod habang hindi mapigilang mapangiti sa nobya. Really? Then I must say, I'm quite a lucky guy. Sagot lamang ni Kenshin, naroon pa rin ang ngiti sa kanyang labi. Napatungo si Phoebe sa mesa habang nakatingin pa rin sa kanyang direksyon. Siyempre naman. Ang dami kayang naniligaw sa akin, pero sa iyo pa rin ako bumagsak. Sagot niya dito. Confident siya sa sagot niya dito dahil alam niya naman na maganda talaga siya. At iyon ang totoo. Nang matapos si Kenshin sa niluluto, ay lumapit siya sa nobya. Yumakap siya mula sa likuran ng dalaga. I love you, babe. Bulong nito sa dalaga. Napangiti lamang si Phoebe. Kung titignan sila ay parabang sobrang saya at kontento nila sa isa't isa. Matapos noon ay saktong tapos na rin ang pagkulo ng nakasalang ni Kenshin kaya sabay na silang kumain na dalawa. Babe, I can't use chopsticks. Nakangusong sambit ni Phoebe sa nobyo. Wait, let me teach you. Sambit ng lalaki. Tinuruan siya nitong humawak ng chopstick at maging ang pagkaing gamit nito. Oh, ang galing naman. Pabebeng sambit ni Phoebe sa nobyo. You're so cute. Sambit lamang ni Kenshin sa kanya tsaka bumalik sa upuan nito. Natawa naman si Phoebe. Ito ata ang unang beses na naging expressive siya sa isang lalaki. She felt safe with him to the point na wala na siyang itinago pa sa nobyo. Pakiramdam niya ay magagawa niyang magpabebe at magpalambing dito nang walang nasasabi na masama ang lalaki. Aw, this must be what it feels like to be in love. Shucks, bakit ngayon ko lang naranasan ito? Akala ko dati ay ayos lang na maging matandang dalaga. Akala ko ay hindi naman ito naiiba sa ibang klase ng relasyon. Pero kung wala si Kenshin, baka hindi ko naranasan ang bagay na ito. Sa isip-isip ni Phoebe habang maraha na hinahaplos ang buhok ng lalaki. Kasalukuyan silang nasa kwarto niya ngayon. Nakaupo siya sa kama habang si Kenshin naman ay nakahiga sa kanyang kandungan at abala sa panonood sa telebisyon na nasa harapan nila. Napangiti siya habang nakatingin sa maamo at makinis na mukha ng nobyo.
Napansin ito ni Kenshin kaya agad itong napatingala sa kanya. Napangiti ito. Why? Tanong nito sa kanya. Wala. Ang gwapo mo. Natatawang sagot na lamang niya. Natawa ng pagak ang lalaki tsaka umupo ng maayos. Magkaharap na silang dalawa ngayon at nakatitig lamang ng diretsyo ang lalaki sa kanyang mga mata. Phoebe. Tawag nito sa pangalan niya kasabay ng pagtingin nito sa kanyang mga labi. Maging ang dalaga ay napatingin din sa mga mata ni Kenshin. Napalingon siya sa Adam's apple nito na tila ba'y isang mahiwagang bagay na nakapagpaakit sa kanya. Hinawakan ni Kenshin ang kanyang pisngi, kaya naman iniligay niya rin ang kamay sa paligid ng leeg nito. Habang papalapit ang lalaki sa kanya, ay humawak naman ang palad ni Phoebe sa Adam's apple nito. Napaungol ang lalaki dahil sa bigla ang paghawak niya dito. Tila ba'y natuwa siya sa reaksyon nito, kaya naman inulit-ulit niya pa ito. You're driving me crazy. Stop it. Pakiusap ng lalaki sa kanya. Sa halip na huminto ay napangiti pa si Phoebe at mas ipinagpatuloy pa ang ginagawa. What if I don't want to? Why are you so affected? I'm not doing anything yet. Malandi at may pang-aakit na tono ng pananalita ni Phoebe nang sabihin iyon. Napakagatlabi ang lalaki habang namumungay ang mga mata na tumingin sa kanya. Watch, babe. You're torturing me. Sambit nito sa kanya. What? Nang aasar na sambit pa ni Phoebe hanggang sa hindi na nakapagpigil pa si Kenshin. At ganoon na lamang ang gulat ni Phoebe nang bigla nitong hawakan ang magkabila nilang kamay. Napatili pa siya dahil doon at namalayan na lamang ang sarili na nasa ilalim ng lalaki. Kenshin. Tawag niya sa pangalan nito. He pinned her down on bed while looking at her seductively. His eyes are begging for something. Phoebe, I can't control it anymore. May I? Paalam ng lalaki sa kanya. Bahagya pang nagulat si Phoebe. Hindi niya akalain na ganito kalaki ang respeto sa kanya na nagpaalam pa sa kanya bago siya halikan. Napangiti na lamang siya dito at siya na rin mismo ang humila sa kwelyo nito upang paglapitin ang kanilang mga labi. Nang gabing iyon ay wala na silang inisip pa maliban sa kanilang mga sarili. They make love, and that's one thing they will never forget with each other. Kinabukasan ay nagising na lamang sila na magkayakap sa isa't isa. Good morning, beautiful. Nakangiting bati sa kanya ni Kenshin habang nakangiti sa kanya. Kenshin, good morning. Mahinang sagot niya nang bigla siyang halikan ni Kenshin sa labi. There you go. Maganda ng morning ko. Nakangiting sambit ito sa kanya, kaya agad siyang natawa. Tumayo naman ang lalaki. Wala itong saplot hanggang sa pangibaba nito. Napatakip tuloy ng mata si Phoebe. Ano ba, love? Magsuot ka na ba ng damit? Saway niya dito, ngunit tinawanan lamang siya ng lalaki. Bakit? Are you afraid? I thought you liked it last night. Pervert! Shut up, Kenshin! Kaaga-aga eh! Malakas na sambit ni Phoebe sa kanya habang nakasubsob ang mukha sa higaan. Natawa naman si Kenshin tsaka nagtungo sa banyo. I'm just kidding. Sambit ito habang si Phoebe ay halos walang mapaglagyan ang kahihiyan. Hindi naman siya nagsisisi na si Kenshin ang nakauna sa kanya. Ngunit hindi niya magawang makaharap dito nang hindi naaalala ang ginawa nila kagabi. Hindi niya tuloy alam kung kilig o kahihiyan pa ang nararamdaman niya ngayon. Makalipas ang ilang saglit ay lumabas na rin siya ng kwarto niya at nakasuot lamang ng bathrobe. Habang si Kenshin ay mukhang bagong ligo at nakabihis na rin ang damit. Are you going somewhere? Tanong niya dito. Nakatingin naman si Kenshin sa salamin habang inaayos ang sarili. Yeah, I'm going to meet my friend. Remember my mom? Yung hinahanap ko dito kaya ako umuwi sa Pilipinas. Sambit ni Kenshin sa seryosong boses. Ah, oo. Yung biological Filipino mom mo? Siya na ba ang imi-meet mo ngayon? Takang tanong ni Phoebe sa kanya. Not yet, but soon. Nararamdaman ko na magkikita ulit kami. And my friend can vouch for that. Ilang araw na lang ay makikita ko na rin siya dito sa Maynila dahil luluwas ito mula sa probinsya. Sagot nito, napangiti naman si Phoebe. Talaga? I'm happy for you, Kenshin. Sana ay makita mo ng mommy mo. I can't wait na maipakilala mo rin ako sa kanila. Sambit niya dito,
napangiti naman si Kenshin tsaka lumapit sa kanya. Don't worry, babe. Ikaw lang naman ang babae ipapakilala ko sa kanila. But before that, kailangan muna akong makilala ni tita. Ipapakilala mo muna ako sa mama mo at sa susunod ay sa mama ko naman. Nakangiting sambit ni Kenshin sa kanya tsaka hinalikan ang gilid ng kanyang ulo. Napangiti naman si Phoebe habang yakap-yakap siya nito. Of course, sa Sabado ay nandito na si Mama sa Maynila kaya naman may papakilala na rin kita sa kanila. Sambit ng dalaga sa kanya habang magkayakap silang dalawa. Matagal na nila itong balak ngunit hindi nila matuloy-tuloy dahil busy din si Kenshin sa paghahanap ng kanyang nanay. Dahil nga matagal itong nawalay sa ina ay hindi na rin niya matandaan ang mukha nito at tanging ang kaibigan ni Kenshin siya umaasa na makita pa ulit ang kanyang ina. Iyon lamang naman kasi ang dahilan kung bakit siya umuwi dito sa Pilipinas at nagtatago sa ama. Tinakbuhan niya ang responsibilidad niya bilang family heir sa Japan. Mas ninais niyang makita at makilala ang ina. Makalipas ang ilan pang mga araw ay naging busy na ang dalawa sa kani-kanilang trabaho hanggang sa dumating na ang araw kung kailan ipapakilala na ni Phoebe ang kanyang nobyo sa kanyang ina-inahan. Mabuti naman at maayos kayong nakarating. Kamusta kayo sa probinsya? Nakangiting bati ni Phoebe sa ina nang makauwi ito sa kanilang apartment. Agad nang napatayo si Kenshin bilang paggalang sa ginang. Ayos naman, iha. Masaya ako na makitang masaya ka, iha. Sambit ng ina matapos makipagyakapan sa anak. Napangiti naman si Phoebe at bahagyang gumilid upang maipakita si Kenshin. Siya nga pala, ma. Si Kenshin, nobyo ko po. Kenshin, si mama. Pakilala ni Phoebe sa isa't isa. Magandang araw. Hindi na natapos ang sasabihin ni Kenshin nang makita ang ginang. Katulad nito ay natigilan din ang ina ni Phoebe na animoy nakakita ng multo. Kenshin? Puno ng pagtataka na tanong nito sa kanya. Okasan? Hindi makapaniwala ang tanong ni Kenshin sa ginang. Kenshin-tan, iyon ba ang buo mong pangalan, iho? Nanginginig na animo ay kinakabahan na tanong ng ina sa lalaki. Opo, ako nga. Naguguluhan at mas lalo lamang nagulat si Phoebe nang biglang yumakap ang kanyang ina sa lalaki. Ang laki-laki mo na! Bakit ka nandito? Ang anak ko, Diyos ko! Bakit ka nandito? Umiiyak at sunod-sunod na tanong ng kanyang ina sa lalaki. Okasan, nandito ka lang pala. Umiiyak na sambit din ni Kenshin habang umiiyak sa yakap ng ina. Ilang saglit lamang ay nakaupo na sila sa harap ng mesa. Tahimik naman si Phoebe na nakaupo sa nakapagitna na upuan. Hanggang ngayon ay hindi pa rin siya makapaniwala sa mga narinig. But why didn't you tell me? You should have told me! Malakas na sigaw ni Phoebe sa lalaki. I'm so sorry, babe. Hindi ko rin naman inakala na siya ang sinasabi mong ina-inahan mo eh. Paliwanag ng lalaki sa kanya. Same anak, hindi ko rin alam na siya na pala ang bago mong nobyo ngayon. Dagdag pa ng kanyang ina. But why? Tanong pa ulit nito. Iha, I'm sorry. Alam mo naman na hindi talaga kita tunay na anak, hindi ba? Bata ka pa lang ay nagagalit ka na sa akin. Alam mong hindi ako ang tunay mong ina kaya naman ganoon na lamang ang inis mo sa akin. Pero kahit napulot lang kita, hindi pa rin nagbabago ang pagmamahal ko sa iyo, anak. You're still my little angel. Sambit ng ina, tsaka siya niyakap. Napayoko na lamang si Phoebe. Ngayon niya lamang nalaman na ito pala ang tunay na anak ng kanyang ina-inahan. Matagal naman niyang alam na hindi siya tunay na anak nito. Gayunpaman ay hindi man lang niya naisip o naramdaman ang pagkakaiba ng trato nito sa kanya. Napangiti na lamang tuloy ang binata sa kanya. Sino bang mag-aakala na sa ganitong paraan din pala lulusot ang lahat? Sino mag-aakala na ang isang heir ng Japanese clan ay mahuhulog lamang sa isang maganda at mabait na factory worker na katulad niya? At mas nakakagulat ay anak-anakan ito ng kanyang biological mother. Makalipas nga ang mga araw na iyon, ay sinulit ni Kenshin na makasama ang ina. Napangiti naman si Phoebe dahil ngayon niya lamang nakita ang ina na sobrang saya. Anong ginagawa mo dito? Nasaan si nanay? Kausap mo lang siya kanina, di ba?
Tanong ni Phoebe sa lalaki nang maramdaman itong napahawak sa kanyang bewang. Napangiti naman si Kenshin habang nakayakap mula sa kanyang likuran. Nasa sink kasi ito at naghuhugas doon ng plato. Ipinatong niya ang mukha sa balikat ng dalaga. Thank you, Phoebe. Thank you for everything. Kung hindi dahil sa iyo, hindi ako sobrang saya katulad ngayon. Sambit ito. Napatawa ang dalawa, tsaka bahagyang hinawakan ang buhok nito. Siyempre naman. Kaya mahal na mahal kita eh. Malambing na sambit niya sa lalaki. Nagulat na lamang si Phoebe nang bigla ang hilain ng lalaki ang kanyang bewang at pilit na pinapaharap dito. Mabilis lamang ang galaw nito at agad na silang magkaharap na dalawa. Nakatitig ng diretso ang lalaki sa kanyang mga mata habang magkadikit ang kanilang katawan. Ulitin mo nga ulit yan, baby. Nakangusong sambit ni Kenshin sa kanya. Napatawa naman si Phoebe tsaka tinusok ang tungki ng ilong nito. Sabi ko, mahal kita. Nakangiting sambit niya dito. Napangiti si Kenshin at agad siyang pinatakan ng halik sa labi. Tila ba'y nanggigigil ang lalaki at panay ang halik nito sa kanyang leeg. Agad na nakiliti ang dalaga kaya napapatawa ito. Kenshin! Tama na! Nakikiliti ako! Sambit ni Phoebe habang pilit na inilalayo ang lalaki ngunit mas nanggigigil lamang ito sa kanya. Ano bang ingay yung... Napahinto ang kanilang ina nang makita sila na naglalandian. Nanay, oh, si Ken! Sumbong ni Phoebe sa ina. Agad itong nakawala sa yakap ng binata dahil na-distract ito sa ginang. Kinuha niya itong pagkakataon para lumapit sa nanay-nanayan niya. Napangisi naman si Kenshin kay Phoebe. Sa tingin mo ba ay kakampihan ka ni Mama? Eh ako ang tunay niyang anak eh. Sambit ni Kenshin. Tila ba'y mataas ang kanyang confidence na siya ang kakampihan nito. Ako kayang kakampihan ni nanay, di ba nay? Sagot at tanong ni Phoebe sa ina. Ay nako, kayo talagang mga bata. Pakunwari ka pa eh, gusto mo rin naman. Naiiling na sagot nito sa dalaga. Namula tuloy si Phoebe dahil sa hiya habang si Kenshin ay napangisi na animoy nanalo. Napadako naman ang tingin ng ginang kay Kenshin. At ikaw naman, kailan ka pa naging adik sa halik ha? Mana ka talaga sa tatay mo eh, no? Sambit ng ina tsaka napailing na naglakad palayo. Pareho na silang napagalitan ngayon, kaya naman binalatan siya ng dalaga. Napakamot naman sa kanyang batok ang lalaki tsaka sumunod sa ina. Bakit ma? Adik din ba sa halik si daddy noon? Hindi naman kasi kami naging close ni daddy. Sagot niya dito. Napangiti ang kanyang ina at tila ba'y may naalala. Oo naman, walang araw na hindi ako hinahalikan nun eh. Kulang na nga lang ay kainan na niya ang buong mukha at bibig ko. Mahinang sambit ng ginang. Sabay na napangiti ang dalawa nang magkatinginan sila. So, namimiss mo siya nanay? Tanong ni Phoebe sa ina. Hindi no? Talaga ba ma? Buti na lang at iba ang kinain ni daddy at hindi ang bibig niyo. Biro naman ni Kenshin. Malakas na naihampas ng ginang ang dalang Tupperware sa binata habang pilit na itinatago ang pamumula ng mukha. Bastos kang bata ka? Magsitigil nga kayo? Idadamay niyo pa ako sa kalokohan niyo? Huwag niyo nang ulitin yon na. Kung maglalampungan kayo, kumuha kayo ng kwarto. Malakas na sigaw nito sa kanila, tsaka tumalikod. Natameme tuloy si Phoebe dahil sa hiya, habang si Kenshin naman ay tila ba'y mas lalong napangisi. Talaga ba ma? Sabi mo yan na? Sambit ito sa ina tsaka humarap kay Phoebe. Meron na agad tayong basbas kay mama oh. Napasama ang tingin ni Phoebe sa lalaki. Baliw! Sigaw na lamang niya dito tsaka agad na napatalikod. Naiwan tuloy si Kenshin na mag-isa sa kusina. Makalipas ang ilang mga araw at linggo ay mas lumalim pa nga ang nararamdaman nila sa isa't isa. Minsan ay busy si Kenshin lalo pat nahanap na siya ng kanyang ama. Sigurado ka ba? Pwede naman kitang samahan. Nag-aalala ako para sa'yo, Ken. Mahinang sambit ni Phoebe. Gusto ko tayo ipakilala sa kanila, babe. Pero nag-aalala ako dahil baka may mangyaring masama sa'yo. Ayos lang na ako ang parusahan ni daddy. Hindi ko gusto na madamay ka. Sambit niya sa nobya. Hindi lingid sa kaalaman nila na nasa likuran nito ang ina na nakatingin na sa kanilang dalawa ngayon. I will go with you, Ken. I need to face your dad. Matapang na sambit ng ina.
napatingin ang dalawa kay Winnie, ang ina ni Kenshin. Alam ko na ang gagawin ng ama mo, katulad ng ginawa sa amin dati ng papa niya. Natatakot ako na baka hindi ka na niya pakawalan pa at agad nang ipakasal sa anak ng ibang ka-business partner nila sa Japan. Hindi ko hahayaan na mangyari ulit ang nakaraan, anak. Harapin niyong dalawa ito na magkasama ni Phoebe. Nasa likuran niyo lang ako at handang sumuporta sa inyo. Sambit ni Winnie. Sa katunayan ay iyon din ang naiisip ni Kenshin, gayon pa man ay wala siyang lakas ng loob na mapanatiling ligtas si Phoebe. Malakas ang impluensya ng kanyang ama at dahil sa pagtakas niya dito sa Japan ay paniguradong galit ito sa kanya ngayon. Hindi malabong hindi na siya nito palalabasin ng kanilang mansyon at hindi na niya makita pang muli si Phoebe. Napayoko si Kenshin hanggang sa maramdaman niya ang kamay ni Phoebe na humawak sa kanyang kamay. Bahagya iyong pinisil ng dalaga tsaka napangiti sa kanya. I want to be by your side, Ken. I don't want you to face this alone. Let me be with you. Sambit ni Phoebe habang diretso ang tingin sa kanya. Unti-unting gumuhit ang ngiti sa kanyang labi kasabay ng pagyakap ng dalaga sa kanya. Katulad nga ng kanilang plano ay sabay-sabay silang nagtungo sa Japan. Malayo pa lamang ay nakita na nila ang mga tauhan ng daddy niya na nakaabang sa airport. Young master, welcome home. Bati nito sa kanya. They are with me. Don't touch them. May pagbabanta sa boses ng binata nang akma sanang hahawakan ng isang bodyguard ang kanyang ina na nasa hulihan. Agad namang naintindihan ng lalaking iyon ang ibig sabihin niya at hinayaan na lamang silang makasakay sa kotse. Naging maayos naman ang lahat hanggang sa makarating sila sa mansyon, maliban na lamang noong nasa dinner sila. So you mean, you will marry this girl instead of Hiyori-san's daughter? Tanong ng ama habang matalim ang tingin sa kanya. Napalunok naman si Phoebe. Ramdam niya ang nakaka-intimidate na aura nito kahit na madalas itong magsalita ng Japanese. Kaunti lamang sa mga salita nito ang naiintindihan niya. Hi, Kanojo, namaywa, Phoebe Sandes. Pakilala niya sa kanyang ama ngunit isang malakas na sigaw ang narinig nila. Fusa ka na! Malakas na sigaw nito. Nagulat si Phoebe dahilan para mapayuko na lamang siya. Hindi na niya maintindihan ang nangyayari. Nag-aaway ang mag-ama, ngunit hindi niya maintindihan ang mga salita nito. Yamate! Nagulat siya nang marinig ang boses ng kanyang inainahan. Nasa likuran nila ito at matapang na nakatingin sa direksyon ng ama ni Kenshin. Ramdam niya ang mabigat na tensyon. Naglakad ng diretso si Winnie hanggang sa makarating sa harapan ni Hiro ang ama ni Kenshin. Winnie-san! Gulat na sambit ni Hiro nang makita siya. Para namang nasa teleserya si Phoebe habang pinapanood ang mga ito. Wow, hindi ko alam na magaling pala mag-Japanese si nanay. Sa isip-isip niya habang nakatingin dito na nakikipag-usap sa lalaking kaharap. Hanggang sa maharangan ang kanyang paningin nang yakapin siya ni Kenshin. Are you okay? Wait, let me carry you. Sambit nito sa kanya. Hindi na nagawa pang makapagsalita ni Phoebe dahil may inihabilin si Winnie sa anak. Kinabukasan ay nagising na lamang si Phoebe sa isang kwarto. Puting kisame ang bumungad sa kanya. Phoebe, are you awake? Bati sa kanya ni Kenshin. Agad siyang napatingin doon at nakitang bagong ligo ang lalaki. Kasalukuyan itong nagpupunas ng buhok na basa. Kenshin, where am I? In my room. Don't worry, everything is okay now. You're safe here. Sambit ito sa kanya. What do you mean? Nakangiti si Kenshin na lumapit sa kanya. Nag-usap na sila ni Daddy at napag-usapan nila na hayaan tayo. Kapalit ito ay kailangan kong mapatunayan sa kanya na kaya ko itaguyod ang clan ng walang tulong ng ibang pamilya sa pamamagitan ng arranged marriage. Sambit ito sa kanya. Mababakas ang pag-aalala sa mukha ni Phoebe. Ha? Di paano yan? Mahihirapan ka, Kenshin. Mahinang sambit ito. Napangiti na lamang ang lalaki tsaka hinalikan ang kanyang noo. Walang mahirap para sa akin, Phoebe. Alam kong magiging maayos din ang lahat. Sagot ito sa kanya. Makalipas ang ilang araw ay nanatili lamang si Phoebe sa kondo ni Kenshin dito sa Japan. Hindi pa kasi siya maaaring manatili sa mansyon ng mga ito hanggat hindi pa sila kasal ng lalaki.
Palagi naman siyang sinasamahan ng kanyang ina-inahan kaya hindi rin siya na-bored. Nay, hindi ko alam kung tama ba tong ginagawa namin ni Ken. Mahinang sambit niya sa pagitan ng pagkain nila habang nasa parke. Ha? Huh? Bakit naman? Ngayon ko lang po napagtanto na napakalayo namin. Mayaman siya ma habang ako. Anak, hindi kita pinalaki para lang manliit ang tingin mo sa sarili. Napakaganda ng puso mo, Phoebe. Iyon ang dahilan kung bakit ka minahal ng husto ng anak ko. Sambit nito sa kanya. Pero wala naman po akong maisusukli sa kanya eh. Wala akong alam sa business o sa kung ano man. Anong may tutulong ko sa kanya, Nay? Nag-aalalang tanong niya sa ina. Napangiti ito at bahagyang hinagod ang kanyang buhok. Anak, being a partner doesn't always need to pay material. Minsan kailangan mo lang na nandyan ka sa tabi niya. And besides, I'm sure that you will be able to help him in many different ways. You just need to ask him. Sambit ito sa kanya. Ask him. Sa isip-isip ni Phoebe, dahil dito ay agad niyang tinanong ang lalaki kinagabihan. Bakit mo naman naitanong, babe? Tanong nito sa kanya. I mean, wala naman kasi ako may tutulong sa'yo o paano ka pagsisilbihan. Ayokong maging asawa lang ako na pabigat lang sa'yo. Gusto kong... Asawa. I like how it sounds from your mouth. Nakangiting sambit ni Kenshin tsaka napalingon sa kanya. Mabilis itong umamba ng yakap sa kanya. Napatili naman si Phoebe nang pumaibabaw ito sa kanya. Who told you that you need to serve me? I will serve you, my queen. Sambit ng lalaki tsaka hinalikan ang kanyang ilong. Pero... I don't need you to do anything, Phoebe. I just want you to be with our child. I want them to be just like you. Di ko alam kung paano magpalaki ng anak. Kaya, kailangan kita, Phoebe. Ikaw ang magiging katuwang ko sa pamilyang ito. Isa pa. Sandaling napatigil ang lalaki at napangiti. Di ko rin naman kayang bumuo ng anak ng mag-isa eh. Nakangising sambit ito sa kanya, tsaka agad na hinalikan sa labi si Phoebe. Natawa na lamang si Phoebe ng dahil doon. Makalipas ang ilang buwan, ay mas naging porsigido si Kenshin sa kanyang trabaho. Habang nasa kumpanya si Kenshin, ay abala naman si Phoebe sa pag-aasikaso sa kanilang anak na panganay. Alalalala? Adadududu? Kamusta ang baby na yan? Ay, kamukha mo talaga ang daddy mo. Sambit niya sa anak tsaka napatingin sa anak na napatawa. Si daddy? Uuwi rin yun mamaya si daddy, okay? Natatawang sagot niya dito. Nitong mga nakalipas na buwan ay nanatili na nga muna siya dito sa Japan. Kahit papaano ay nasanay na rin siya sa lugar at lalo na sa klima dito. Ibang-iba kasi ito kesa sa Pilipinas. Hindi pa sila kasal ni Kenshin ngunit nasa mansyon na rin sila nakatira. Naging maayos na rin kasi ang mag-ama. Masaya na rin ang mga ito dahil maganda rin ang nagiging resulta sa trabaho ng binata. Hanggang sa ilang taon pa ang lumipas ay tuluyan hanggang naging heir ng kanilang family clan, si Kenshin. Siya rin ang youngest CEO ng kumpanya nila na na-feature sa iba't ibang sikat na business magazine sa Japan. Sobrang proud naman ni Phoebe para dito. At dahil pangarap niya noon na magkaroon ng isang business ay nag-umpisa rin siyang magtayo ng sariling clothing line sa Pilipinas. Naging matagumpay ito kaya naman sobra ang tuwa nilang dalawa. You may now kiss the bride! Magkaharap na silang dalawa ngayon sa altar at kasabay nito ay unti-unti na silang naghalikan. Walang mapaglagyan ang tuwa nilang dalawa, lalo na nang yumakap sa kanilang mga binti ang dalawa nilang bubuit na anak. Mommy, Mommy, kiss ako rin! Sambit ni Yuna. Daddy, bad kiss! Natawa na lamang ang mga ito dahil sa makukulit na anak tsaka binuhat ang mga ito. Sorry baby ah, masarap maganda kasing mami niyo eh. Sambit ni Kenshin sa mga anak, siniko tuloy siya ng asawa. Arigato Phoebe, aishiteru. Nakangiting sambit nito sa kanya. Aishiteru anata. Sagot din ni Phoebe tsaka niyakap nila ang isa't isa kasama ang mga anak. Ito na ang pinakamasayang ending ng kanilang kasalan. Gayunpaman ay hindi pa nagtatapos ang kanilang pagmamahalan. Dahil umpisa pa lamang ito ng kanilang pamilya na binuong dalawa. Wakas!
Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta at pakikinig sa mga kwento ng Inday series. At dahil dyan, shout out po sa ating mga avid listeners kagaya ni na Joanna May Corpus from Kuwait, Roslyn Remolisan from Jeddah, Meredith Olivo from Dubai, Des Dogas from Hong Kong, Marilu Sabangan from Dubai, at hello din to Family Emilio and Soriano ng Bayambang, Pangasinan. Hello din to Rosemary Arsalin from Kuwait, at shout out din to Melanie Cervantes from Hong Kong, Renren De Montaño from Abu Dhabi, Betty from Saudi, and Senior Mom from Santo Domingo, Ilocos Sur. Muli, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagsuporta. Hanggang sa muli po, ingat!